maraming advertisement na lalabas kung anong oras nyo in-upload yung video nyo. So, ibig sabihin, nakadepende din doon yung advertisement na lalabas. Pareho lang yan pag nagbubukas tayo ng tindahan or nagbebenta tayo, dapat ibenta natin siya sa umaga para marami siyang kita or marami tayong mabenta dahil yung tao is gising siya sa araw. Hi guys! Welcome back again sa aking YouTube channel. Nandito na naman tayo, panibagong araw at panibagong video na naman. Kung napansin niyo po guys sa aking title, ito po yung pag-uusapan natin ngayon kung paano sumahod ng tama sa YouTube. Kung napansin nyo is maraming ways na kung paano tayo kikita dito sa ating video sa YouTube. So, marami ding mga patakaran or guidelines na implement ang Google or YouTube para sa kanyang mga creators. So, kailangan sundin natin yung tamang strategy kung paano po tayo sasahod ng tama dito sa YouTube. Dahil guys, hindi po ibig sabihin na may mga video tayo basta-basta na lang tayo kikita. So, hindi po siya ganon. Maliban na lang sa mga malalaking YouTuber, mga sikat, so sila yung mga malaking kita. Pero sa example, katulad sa atin, mga small YouTuber, so kailangan talaga natin sundin yung tamang strategy kung paano tayo kikita or sasahod ng tama. So, yung unang tips ko sa inyo guys, number one tip is, dapat kung nag-upload po tayo ng mga video natin sa YouTube, dapat po ay ang content natin ay friendly content. Bakit? Dahil pag hindi po friendly content, maaaring limitado yung mga advertisement na ilalagay ng Google sa video natin. So, yun po yung unang tip guys. Ang mga friendly content ay depende po sa inyo kung paano kayo gumawa. At meron din sa title nyo, depende din sa title nyo kasi okay yung content nyo, tapos yung title nyo is hindi tugma doon sa ayon sa advertisement na gustong lalagyan ng advertisement yung inyong video. Kung hindi naman siya sang-ayon sa title, so talagang limitado yung advertisement na ilalagay ng Google. Tips number 2. Pag nag-upload po tayo ng video guys, dapat po ay susundin natin yung tamang pag-upload ng ating video. Gagamitin nyo po yung sa Chrome or punta kayo sa inyong Google Chrome. Tapos, mag-login kayo sa... Maglalagin po kayo doon sa YouTube Analytics nyo. And nandun po yung process kung paano po yung tamang pag-upload. Dahil, di ba pagka gusto nyong i-on yung ano nyo, video nyo, lalagyan nyo siya ng or i-turn on nyo. Bago nyo po yun magawa, kailangan may isang steps doon na i-answer nyo yung sustainability. Kung yung video nyo ba is makatanggap siya ng maraming advertisement or hindi. So, kailangan nyo yun isa-isahin, babasahin nyo yun. Ito, sorry po kasi hindi po siya masyadong clear. So, yung sinabi ko po sa inyo, yung tamang pag-upload po para lalabas po yung advertisement sa inyong mga video guys, itong lima na to, dapat ito po yung susundin natin. So, may nakalagay dito na details, monetization, at sustainability. Ito po yun siya. Dapat, i-answer nyo to kung ano yung mga question dito. Kung wala naman or hindi naman lumabag yung video nyo, ayon sa sinabi dito, so, ilagay nyo lang ng none of the above. Dahil, pag yun ang pinili nyo guys, automatic na lalagyan talaga ng advertisement yung inyong video. So, bago nyo po ito ma-click pala guys, dapat i-turn on nyo muna yung ads nyo.
Tapos, kasunod nito is yung video element at yung visibility. Basta ang importante guys, fill upan nyo yung ad sustainability. Sundin nyo po yung tamang pag-upload. Gumamit po kayo ng Chrome or naka-desktop mode po kayo para po kayo ay maka-upload ng ganitong way. So, yun po guys. Tips number 3 po, ito yung pag nag-upload tayo ng video guys, dapat siguraduhin natin na may manonood talaga sa ating video at advertisement na dapat hindi nila ini-skip yung ads. So, pwede nyong i-encourage yung mga relatives nyo, friends nyo na pag nanonood sila ng inyong video, huwag nilang i-skip yung advertisement. Dapat mag-comment din sila sa inyong video dahil isa po itong karagdagang kita pag mag-comment po kayo or isa tong impression doon sa YouTube na kinikita ng inyong video. And yun yung pangatlo guys. So, siguraduhin nyo na panoorin talaga yung video nyo at advertisement na hindi nila i-skip. Hindi porket na may video na tayo at marami nang nanonood, pag hindi naman nila pinanood yung advertisement or hindi nila pinuntahan yung site ng advertisement, so hindi pa rin tayo kikita. May mga video po ako guys na 2,000 views, wala siyang kita. So, bakit? Dahil wala siyang impression. Marami po kasing guidelines ang Google na kung saan tayo pwedeng kikita guys. So, kung gusto nyong malaman na sa video ko, panoorin nyo na lang kung paano din kayo mag-upload ng tamang upload sa inyong video, nandiyan din guys. So, pwede nyo siyang panoorin para may mga tips kayo doon paano nyo siya susundin. So, ang tips number 4 is kailangan po pag nag-upload tayo ng video guys is araw-araw or every other day para yung views natin is consistent. So, hindi mababawasan yung ating kita. Dahil pagka hindi po tuloy-tuloy yung views, bumababa po siya, naapektuhan yung ating earning. So, kailangan po is tuloy-tuloy. Napansin nyo po yung mga sikat dyan na YouTuber, araw-araw po silang nag-upload dahil yung videos nila, ang views ng videos nila, I mean, is consistent dapat. So, what I mean is consistent dahil pag bumaba yan siya, yung revenue nyo is bababa din. So, mawawalan kayo ng kita. So, hindi na tayo makakasahod ng tama sa YouTube. Tips number 5, pag nag-upload po tayo ng video guys, siguraduhin nyo ang paglagay ng advertisement nyo sa inyong YouTube or yung ad breaks. Dapat is hindi siya yung tuloy-tuloy kasi hindi lahat ng video or advertisement na lalabas sa video. May interval po siya kung saan po siya lalabas or after ilang minutes. So, be sure na pag naglagay po kayo ng ad break sa inyong video is dapat sundan nyo yung tamang format. Mag-search kayo sa YouTube kung paano yung tamang paglagay ng ad breaks. At saka, tips number 6 guys is yung time upload or pag-a-upload nyo ng video kung anong oras kayo nag-a-upload dahil binabase din doon ng Google kung maraming advertisement na lalabas kung anong oras nyo in-upload yung video nyo. So, ibig sabihin, nakadepende din doon yung advertisement na lalabas. Pareho lang yan pag nagbubukas tayo ng tindahan or nagbebenta tayo, dapat ibibenta natin siya sa umaga para marami siyang kita or marami tayong mabenta dahil yung tao is gising siya sa araw. So, pag nag-upload po kayo ng video, mas maganda mag-upload sa umaga or kung anong oras yung gusto nyo, basta sa umaga guys. So, yun yung tips ko sa inyo na pang-anin. And I hope guys may natutunan po kayo dito sa video na to. Huwag nyo pong kalimutan mag-iwan ng comment kung may gusto kayong tanungin and sasagutin ko po dito sa video na to. And guys, huwag nyo rin kalimutan i-turn on yung notification bell button para po kayo ay ma-notify sa aking mga susunod na video na i-upload. Salamat po sa inyong panonood. Bye-bye! Thank you for watching!